Our topic for today is about equations of motion translation. Basically, nag-start na tayo sa kinetics. Ayan. So, ang napag-aralan nyo sa kinematics nung nakaraan, di ba? Kung maalala nyo, yung kinematics is regarding sa motion without regards to forces involved. No? Kung wala siyang pakialam kung tinutulak nyo yung bagay na yun, or what. Ang point lang natin doon is regarding motion. So, pwede nating balikan. Ito natin picture. Para meron lang kayong background ng konti. Tapos, ma-relate nyo based doon sa mga sinosolve nating problem. Rigid bodies. So, ito yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Ano? So, basically, yan nga. Ito, planar rigid body motion, kinematics yung pinag-aralan natin dito. Yung movement niya lang, parallel, pag-rectilinear translation, curvilinear along curve path, along rotation along axis, yan yung mga yan. And then, kung makikita niyo yung problem solving natin, balikan ko lang. Ayan. And so, basically, ayan. So, pag-ikot niya lang, no? Kita niyo walang hindi tinitignan nila dito kung binigyan ba ng force yung pag-ikot nito. Parang, kunwari, yung kamay. Naglagay tayo ng yung kamay dito is piniikot natin yung CD. Something ganun, no? So, wala. Meron na siyang diretso na acceleration. Yun yun. Yun yung kinematics. Na walang force, walang force involved. Then, pagka dito naman, since gear naman to, so kumbaga, paano ba i-relate to? Kunwari, malaki masyado pag nagtulak kasi. Kunwari, hangin na lang, no? Hangin. Or hangin ang tumulak dito pag aside from, ano ba, gear drive shaft ng motor, drive shaft, motor sa akin ba to? Anyway, so kumbaga, sige, hangin na lang, nagtulak sa kanya, or hindi natin consider yung gravity. Yun na lang yung mas clear na example. Kung tutuusin, pwede nating i-assume na may gravitational pull dito kasi mabigat tong kon na to, drive shaft na to or gear na to. So hindi natin consider yung mga yon, yung mga gravitational force, frictional force, force outside doon sa object na yon, yun yung kinematics. And another one, ano ba yung example natin ng pangatlo example natin dito. Ayun, similarly, ganun lang din. Ano, pagka may gravity, hindi na natin consider. So, motion lang siya ng object. Yun yung sa kinematics. So, nag-start na tayo for today about dito, kinematics. Hindi na lang natin meaning topic is yung planar kinematics section. So, basically, kinetics na tayo. Ang kinetics is pinag-aaralan na yung sinabi natin kanina. So, dadagdag na natin ng frictional force, dadagdag na natin yung gravitational force, yung forces outside. Yun na siya. So, medyo mas complicated ng konti. Tapos, yung meron yung time na pagsasamahin ninyo, although hindi na ako naglagay ng ganong pangalan nito, ganong problem sa lesson and activity nyo, yung kinetics lang na concept yung nilagay natin. And then, focus lang natin muna is about translation. So, kung maalala nyo, ito yung focus natin dito. Ito siya, di ba? So, merong sa planar rigid body motion, planar two-dimensional, di ba? Sabi natin yan. And then, meron tayong tatlong main types. Translation, rotation about fixed axis, tapos general plane motion. General plane motion, combination lang ng dalawang to. Yan. So, yan siya. So, ang nag-focus tayo dito nung sa first topic natin is regarding to. Lahat ng solving natin, most likely ito yung pinag-aralan natin dito. Kasi gears nga, umiikot lang siya dun sa axis na yun. Tapos, ngayon, focus tayo ngayon sa translation. Kung mapapansin nyo, wala tayong problem regarding translation. Medyo pumasok na yun dito sa next slide natin. Ayan, tapos in combination with kinetics na. So, meron tayong dalawang types, rectilinear and then curvilinear translation. And so, balik lang natin sa main topic natin dito. Ayan. So, subtopic, equations of motion regarding rectilinear and then curvilinear translations. Tapos, next is sample problem. Nag-prepare lang tayo dito ng tig-isa. No?
maging lesson and activity nyo is 4 no, times 2 dun sa base sample problem natin. And then, allotted yun sa mga remaining schedules natin for this week na gagawin ninyo. And, tapos, oops, i-slide lang natin. Slideshow. Ay, sorry. Screen share. Sessions. Ito. Ayan. So, main objective, discuss fundamental principles, alas pares lang, planar kinematics of rigid bodies. Specifically, kinetics, no? Alam niyo na yung pagkakaiba niyan. Explain na natin yan kanina. Which is motion plus other forces. Specifically, all about equations of motion in translation. Tapos, solve lang tayo ng sample problem. Dalawa, yung prepare natin dito. One for rectilinear and then one for curvilinear motions. So, let's start. And subtopic, dalawa lang. Ayan. So, let's start with rectilinear translation. So, ano ba itong rectilinear translation? So, a rectilinear motion or translation, no, is another name for straight line motion. So, ang dinefine natin nung nakaraan doon, parang review na lang din to, is meron kang dalawang points. No, dalawang points, kumbaga. Diba? Balikan ko lang ulit tong dalawang points na yun. So, dalawang points na yan, ang nabanggit natin doon, pag nag-move siya, straight line, a rectilinear motion na siya. At least two. Kasi pag isa lang, hindi natin alam kung straight line or hindi. Basta yung dalawang line na yon na pinag-move niya, yung path na yon is parallel dapat. So, pag nasabing parallel na siya, rectilinear motion na yon. And then, pag ito naman is nasa curved, yun na siya, is curvilinear motion. So, malino naman siguro yun. Ayan. Ito na yung mga equations involved. So, sa may summations lang naman. Ewan ko kung na-encounter nyo na to with sa statics. Pwede naman tayo magtanong kung nakikita nyo na to dati. Sige, magtanong tayo. Start tayo sa lalaki. Kasi mas marami kayo. No? So, ito. Genesis. Eman. Mr. Genesis Eman. Ito, Eman lang yan dito. Dat na. Eman, well ba to? Sige. Mr. Genesis. Na-encounter mo na itong equations na to. Nakita mo na dati. Kahit yung first three lang. Ito kasi medyo bago yan. Ito. Statics. Meron na kayong statics? Or ongoing? Meron pa ng ano, mga version. Ano yung... Di ba may submission yata kayo dun? Ang alam ko meron. Eh. Submission forces along X. Ay, ako meron. Meron po. Meron, di ba? Ayun, so... Ayun, so... Ano ba? Siyempre, statics hindi yung gumagalaw. May force din dun, di ba? May mga force din. Tapos, gravity. Or tama ba? Ano bang naalala mo dun sa mga summation? Magkwento ka na lang kung anong nakad nyo dun sa summation. Naalala mo din sa statics. Mr. Genesis. Ikaw pa rin. Ano yung mga sinasolve nyo dun? Pero, natin. Rayan? Miss Rayan? Good morning. Miss Rayan? Diyan ka ba? Balikan natin mamaya si Miss Rayan, no? Tapos pa tayo nito. Diane Rose. Miss Diane Rose. Kindly unmute yourself.
Konting review lang. Ayun, okay na. Nag-summation daw kayo nung kanino, no? Statics, tama ba? Oops. Hindi sumasagot. Mali pa yung audio. Saka marinig. Saka unmute naman na siya. Pero may problem yun. Oops. Alexa? Miss Alexa Ibon? Review lang naman to. Wala naman kayong kailangan ikatakot, no? O parang random lang din para makita kung nandyan pa kayo or what. Miss Alexa, Yvonne. Parang sumasagot sa akin yun. Wala naman. Sige, balikan ko kaya. May utang sa akin si Miss Alex. Alexa pala. Alexa. Miss Diane. Tapos, Rayan. Mamaya. Dapat isa na. So, let's continue. Basically, na-encounter nyo na daw, ano? Na-encounter nyo na daw yung summations. Although, dito, statics ngayon na pag-aralan nyo last sem, ibig sabihin yun, hindi gumagalaw yung object. And dynamics to is gagalaw na siya. Ayan, yun lang yung pagkakaiba. Ito, sa statics, summation of forces is equivalent to zero. No? Dito, sa dynamics, summation of forces is equivalent to M. No? Acceleration sa my G part or dun sa center of gravity with respect sa X. Yun yun. Ito yung pinaka main na pagkakaiba from statics and dynamics. So, meron tayong sa M and A sa G. G is center of gravity ng isang object. Ayan. And then, dito, since meron tayong X, syempre meron summation of forces along Y. Sa statics ninyo, equivalent to zero na yan, diretso. And then, dito naman, meron tayong additional of mass, tapos acceleration of the object along its center of gravity and along the Y-axis. Ito, statics and dynamics, parehas lang yung forces. Although, meron tayong konting modification with respect sa pag ibang point yung pinili nyo. Pag hindi G yung pinili nyo, or ibig sabihin, hindi siya nasa center of gravity, or hindi defined, no? Hindi sinabi sa problem yung center of gravity, pumili kayo ng other points aside from the center of gravity, let's say for example, this one, A. Ngayon, ang magkakaroon ngayon ng other moments doon. Kaya magkakaroon kayo ng M, A, G dito, yung mass and then the acceleration of that object sa center of gravity niya itself, and then D, or yung distance niya from the center of gravity. So, ito is other subset niya lang ito. If hindi kayo pumili ng point of kung saan kayo magkakaroon ng moment or saan yung parang pivot point nyo, pivot point, ibig sabihin kung saan kayo iikot, diba? Pag magmoment kayo. And yung mga terms na to, moment, moment medyo na dapat na papayaw na yan sa statics. So, medyo nagagamit lang to sa dynamics kasi nga madadagdagan kayo ng ganito at saka ganito. Ayan. Na-explain ko naman na siguro yung pagkakaiba nun. So, dito, basahin lang natin to, no? It is also possible to some moments about other points, ito yung binanggit ko kanina, on or off the body, in which case the moment of mass times the acceleration at the center of gravity must be taken into account. So, basically, ang sinasabi niyan, kapag daw hindi kayo magmo-moment doon sa center of gravity, ang mangyayari dyan is magkakaroon kayo ng other equations na ganito. And so, pumili naman ako ng problem na gagamit tayo ng other point na dito. So, hindi tayo gagamit ng summation of forces or moment is equivalent to zero. Ayan. So, start na tayo. Next definition about curvilinear translation. So, yun na yun. So, dito na maglalayo yung pinaka-equation natin. Ito lang siya. Kung tutuusin, mas gusto ko yung ganito lang. No? Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-memorize ng napakaraming formula katulad nung nakaraan. Parang ito lang, okay ka na. Although, prerequisite yung mga ibang napag-aralan nyo tungkol, magagamit nyo rin, makikita nyo mamaya
lalo na sa rectilinear translation, ano, yung magagamit nyo yung sa may planar natin, yung last topic natin, yung previously lang. And so summations lang siya, tapos magkaroon ka ng ganito. So, curvilinear, when the paths of motion are curved lines, katulad na nabanggit natin, magkakaroon ka ng tinatawag na curvilinear translation. And so, parehas lang ng formula, kung mapapansin nyo, normal nga lang siya katangent yung kanyang subscript. Pag sinabing normal, ito na siya. Yan. Tangential, ito siya. So, yung normal, always pointing at the center of curvature. Parang po circle yan, yun na yung center point niya. Doon siya laging nakatutok. Always pagitna, kung saan siya iikot. Ito, depende to lagi sa acceleration. So, nakadepende yung direction ng tangential moment nyo or yung FT force niya depende sa acceleration kung saan umaandar yung bagay. Ayan. So, pares lang to. Sabi natin, sa statics, zero lang to. Ayan. Zero. Zero. Sa dynamics, may ganitong term. MAG, no? Or acceleration sa center of gravity along normal and then tangential. Ito medyo complicated ng konti pero makukunyo naman to, masolve nyo lang din naman, pares lang. Pag pumili kayo ng moment aside from the, pag hindi kayo dito nag-point, nag-moment, hindi kayo nag-moment sa center of gravity, magkakaroon kayo ng another equation, iba siya pag curvilinear. Kung makikita nyo dito, halos pares lang sila kapag ka, pagka rectilinear motion siya. Pero kapag curvilinear, ito naman, madi-define mo naman kasi ito. Hindi mo naman kailangan i-memorize kung tutuusin. Diba? For example, dito, magmo-moment ka dito, ang kanyang moment arm is, ang moment moment arm niya is dito, no? M. Tapos, AG niya kasi, wait lang, ang moment arm niya is D. Ito, D. Yan. Perpendicular lagi doon sa direction ng force. So, D, ito na siya. Tapos yung direction ng force. Ito na yung force natin. MAG. MA is force. Force is equivalent to MA, di ba? So, ang moment is defined as pangalan nito. Ang moment are multiplied by the force itself. Ayan. Ang pivot point natin is yung A. Ayan. Moment arm niya is yung D. So, D multiplied by the force is MAG. Ganun. So, na-overemphasize yun, although na-discuss naman na yun sa statics ninyo. Similarly dito, makukuha nyo itong equation na to kung gagamit din kayo ng moment sa ibang point aside from the center of gravity. For example, this one, we will take a moment at point B. Diba? So, how paano natin makuha to? And for example, dito muna tayo. Assuming no, that the rotation is counterclockwise as positive. So, meron tayong sign convention. Dito, depende rin sa inyo actually, no? Kung paano nyo siya solve, kung paano yung sign convention nyo. Pero normally, ang ginagamit natin, positive sa counterclockwise. Yan, ito yung pag-ikot nyo. And at point B, kunin muna natin yung E dito. Yan, itong first term. Ito yung moment arm with respect sa G. So, kapag dito, ito yung moment arm niya, kikita nyo yung distance niya. And then, ang perpendicular sa kanya, since ito, pag ganito yung moment niya, ang perpendicular sa kanya is ito. Tama ba? So, ganito siya. So, ibig sabihin, ito na yung kanyang moment arm, ito, ganito. Yung distance niya dito, yung E papuntang D. And then, this one's the force. Yeah. So, ang force na yun is T, tangent. No? So, kita niyo siya. Yeah. So, ayun. So, parang nagsusulat lang kayo ng letter L. Ano? Basta makaform kayo ng L, yun na yung pa-moment niya. And then imagine ninyo kung paano mag-ikot to. Diba? Since L to, ang direction nito is pa ganito. Makikita niyo yung pag-ikot ng cursor ko, ganyan. Diba? Tama ba? Pag dito yung kanya is yung straight line, tapos papaluin mo siya or something na itutulak mo siya, garong direction daw na to. So, ibig sabihin, iikot yung particle na yun pa ganito. So, paano yung pag-ikot niya? Positive or counterclockwise, parang dito. Ayan. So, positive to. E, moment arm, multiplied by the force itself, which is, ito, M, mass, tapos acceleration sa G, or center of gravity, tapos tangent siya. Kaya nakuha ito. Diba? Yeah. Tapos, next, dito, negative. Paano yan negative?
H naman tayo. Ito yung moment arm niya with respect sa G. So, ganito yung direction niya. Pag ganito, di ba? Ganyan. So, ang perpendicular lang na force dyan is ito. Pag ganito siya. So, perpendicular is pag ganito. So, paano yung pag-ikot ng moment arm with respect to that force is pag ganito. Di ba? Clockwise direction. Susundan naman siguro yung cursor ko. So, again siya dito sa sign convention natin. So, ibig sabihin nun, negative siya. Tapos, multiplied by the moment arm, which is yung H, and then the force itself. Ayun. Makakasunod pa kaya? Or, review lang naman to, no? Kasi nga, dapat alam nyo na yung summation of forces and then moments sa statics. Nadagdagan lang tayo sa dynamics, no? Reiterate ko lang ng ganitong terms. Pero yung